dito muna tayo mga katits, panoorin natin ang mga balita tungkol sa pag-treasure hunting. Patay ang usa ka pastor sa General Santos City, uman kini na hugmakan og yuta sa giingong himuon nga septic tank. Apan sumala sa awtoridad, illegal treasure hunting matud pa ang gihimo nga aktibidad. Dugang detalye sa report ni Abby Caballero. Bardown yan mga katits, maganyan. Mao kini ang gipahigayong search and retrieval operation kang Pastor Agapito Daanoy nga nahugmakan sa gikalot nga yuta nga giingong himuon matud pa nga septic tank kilid sa simbahan sa Purok 22 Barangay Fatima sa General Santos City niadtong Sabado. Tungod sa gilawmon sa gikalot nga yuta nga halos 29 feet, palisuray ang retrieval operation sa otoridad. Human ang pipila ka adlaw, patay na dihang nakit-an ang pastor adlawng Martes. Wala na mihatag og pahayag atubangan sa kamera ang banay ug higala sa pastor. Apan sumala sa barangay ang giingong alang sa septic tank nga ginakalot nga yuta, lahi matud pa ang katuyuan niini. Kuno nga pastor mo sa halos ga ato magagaw. Dahil nakasulti sa kuwa nga dugay ra na nagisabutan gid nga kaluton, treasure hunting gid siya. So sa konserbisyon dito, dili lang sa septic tank kay nganong hasta ang ilahang kural dili man gitabunan og trapal nga dili sa makita sa gawas. So dili gyud subot pa sabot, dugay na ang trabaho tapos dili sa gusto nga makita sa silingan, masilip sila. So labulabog lang to kay nanay nahitabo. Delikado jud eh sa kuan sa mga kuan diha natapuyo. Tikit-tikit jud ang mga balay diha. Kuyog mat tumpagin noon na diha. Sumala sa City Environment and Natural Resources Office kon Senro Jensen, posibleng masilutan ang mga nalambigit sa maong aktibidad. Titingnan din namin ano pang ibang mga angulo na pwedeng ipataw sa kanila na ang mga violation dahil sa ginawa nga nila, no, kasi nagukay nga ito sila, no, then exposing to danger yung immediate household mismo and then yung nakapalibot. Gawa sa public safety, duna sab ginakonsiderang environmental concerns, maong kinahanglan matud pang mag-secure og permit una magpahigayon og excavation bisan pa sa pribadong luna. Contamination, yung pagkasira ng environment, o pati yung ating groundwater, baka pwede ding maapektuhan dahil masyado nang malalim yung kanilang ukay. Samtang, plano karon sa sentro nga ipropose sa Johnson LGU ang pagmugna og composite team batok illegal treasure hunting. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Mag-ingat Ag Caballero para sa WAC. Mindanao. Mga lupa sa ilalim, sa kasagsagan ng pag-ulan kahapon, anim na treasure hunter ang nalibing ng buhay. Ito naman. Matapos buo ang inuukay nilang tunnel sa Mariatag, Surigao del Sur. Surigao. Nakaligtas ang isa nilang kasamahan. Grabe. Base sa investigasyon, posibleng lumambot ang lupa dahil sa pag-ulan na nagtahilan ng pag-buo nito. Kaya tayo nasa 30 talampakan na ng tunnel ang kinaroona ng mga biktima. 30 talampakan. Patuloy po ang search and rescue operation. Pero ibang klaseng lupa. Nako. Iba na naman ito mga katits. Mira. Kasunod ng pagpapahinto ng umano'y treasure hunting sa isang barangay sa Talisay City, Cebu. Hiniling ni Mayor Gerald Anthony Samsam Gulyas Jr. sa National Bureau of Investigation na magsagawa ng hiwalay na imbestigasyon. Naghahanda rin ang City Legal Office para sa isang naaangkop na legal na tugon sa mga individual sa likod ng paghuhukay. Inutusan ni Gulyas sa mga taong sangkot sa paghuhukay na i-backfill ang butas sa Purukulis Barangay Kandulawan. Nauna nang kinilala ng mga residente ang mga naghuhukay na sina Nestor Canunayon at ang kanyang live-in partner na si Marisa Abadiano, isang Purok leader na nagsasabing septic tank ang kanilang hinuhukay. Ang digging site kung saan nangyari ang umano'y treasure hunting ay sarado na para sa layuning pangkaligtasan matapos na inspeksyonin ng mga investigador mula sa Mines and Geosciences Bureau sa Central Visayas ng Department of Environment and Natural Resources ang site noong Martes. Ayon sa MGV 7, ang katangian ng mga paglabag at ang kaukulang parusa ay nakasalalay sa mga natuklasan ng geologist at mining engineer na pumunta sa Kulis para sa site assessment para sa isang treasure hunt na may tuturing na legal. Nilinaw ni DNR 7 Senior Communication Development Office sa Marisita kabasa nito Martes na ang mga permit ay dapat makuha mula sa National Museum of the Philippines at hindi mula sa MGB. Ang bahaging ito ay hatid ng Citroplus Zinc Capsule Strengthen Your Defense. Ito si Michelle Carras in the Heart of Changing Lives ng Brigada News Philippines, The Musical News, okay, Authority. Sunod.
Nadiskubre ng mga tauhan ng Municipal Environment and Natural Resources Office Pulumulok sa South Cotabato ang maraming mga pitholes at tunnel ay, Cotabato, na umano'y resulta ng treasure hunting at mining activities. Ang nasabing mga butas ay matatagpuan sa liblib na bahagi ng Barangay Magsaysay, Pulumulok na pagmamayari ng pribadong pamilya. Bago ito, personal na tinungo ni Mendro Pulumulok Forest Section Chief UP Zainal Abidin at mga tauhan ng lugar para isilbi ang search warrant. Ngunit habang nasa proseso, ay agad napansin ng opisyal ang mga pit holes, debris at mga bato na pinaniwala ang galing sa paghukay sa ilalim ng lupa. Agad humingi ng assistance si Abidin kay Police Lieutenant Colonel Johnny Ricky Medel, ang Chief of Police ng Pulumulok Municipal Police Station. Nababahala ang Mendro official sa peligrong dulot ng ilegal na pagmimina, lalo pat wala itong kaukulang permit mula sa kinauukulan. Hindi naman itinanggi ng may-ari ng lupa ang ginagawang treasure hunting na umano'y utos ng kanyang common law wife sa mga tauhan ang paghahanap ng ginto sa ilalim ng kanilang lupa. Ang naturang gawain ay paglabag sa Republic Act 7942 na kasaad ang mga alituntunin kaugnay sa mineral resource exploration, development, utilization at conservation. Sa ngayon, naghihintay pa ang Mendro Pulumulok sa magiging aksyon ng PEMO South Cotabato at pasya ng DENR 12 habang isinirado na rin ang treasure hunting area para sa kaligtasan ng mga taong nakapalibot dito. Private na nga ito ang balitang ito ay atin ng Drive Max. Kaya bawal pa rin. Dito naman tayo sa panghuli. Maganda-ganda ito mga katiips. Bira. Sino mag-aakala na ang malalim na hukay Muntin na ito sa loob mismo ng New Bilibid Prison ay para raw pala sa paghahanap ng kayamanan. Ayan. That was supposed to be a treasure hunt for Yamashita Treasure. Originally, I was told by Director General Bantag about it. And I told him to stop it. Nangyari raw ang pag-uusap ni Labantag at Joint Secretary Jesus Crispin Rimulya noong Agosto o Setyembre. Pero sa bersyon ni Bantag, ito ay para gawing swimming pool para sa pagsasanay ng mga prison personnel. Nang tanungin kung may permiso ba ito, hindi rin daw niya alam dahil abala na siya sa trabaho sa DOJ. Hindi kasi ridiculous nga eh. Tsaka you're wasting government time and money, di ba? Hindi ko alam kung government time and money ginamit niya, pero ridiculous para sa akin eh. You're not there to seek for treasure. You're there to run the corrections department. Lumabas sa mga ulat na sinasabi ni Bantag na bahagi ng isang kasunduan ang paghuhukay kasama ang isang private company na Atom. Parte rin ng joint venture agreement na ito ay ang paglipat ng Bilibid sa General Tino Nueva Ecija, kasabay ang pag-donate ng Atom ng 234 hectares na lupa at pag-develop sa Bilibid sa isang business center kung saan 35% ng kita ay mapupunta sa Bucor habang 65% ay sa developer. Pero wala raw itong pagsang-ayon ng Pangulo. When there is an unsolicited proposal of that nature, it's supposed to go through a Swiss challenge. There are rules for joint venture agreements and unsolicited proposals. And I cannot accept that because, first of all, I do not want to privatize Bilibid. Mismong si dating Justice Secretary Bernardo Guevara ang gumawa ng rekomendasyon na ipatigil ang anumang aksyon sa kasunduan hanggang di pa ito nabubusisi ng DOJ. Hanggang sa nakita nga nilang nabigong sumunod sa mga legal requirement ang unsolicited proposal at ipinalam na rin sa Executive Secretary. Paliwanag na rin muli ang maaaring magkusa na ang Office of the Ombudsman para imbestigahan ang mga anomalya sa Bilibid. We will cooperate whatever documents that are here. But it was never submitted to the DOJ kasi it was done as an independent republic of Bucor dealing with the private sector. Hindi niya sinama ang DOJ noon, tsaka hindi niya rin sinama ang Office of the President, hindi niya sinama ang Department of Finance. Sinagot na rin ni Rimulya ang ilang mga akusasyon laban sa kanya ni Bantag na may kinilaman siya sa pagkuha ng mga litrato at video sa bahay ni Bantag. Prove it, di ba? Wala naman eh. These are bare allegations. Pati pag-utos niya umano para palayain ang dalawang inmates sa Witness Protection Program. I have no knowledge of that. Kung di raw susuko si Bantag hanggang di siya bumababa sa pwesto, bahala na raw ito tugon na Rimulya. Sa hamon na magbitiw siya sa pwesto, hindi na raw niya ito papatulan. Andrew Alimario, CNN Philippines. Okay, kayo nang bahalang magpasya mga katits. Ano sa tingin ninyo? Sila-sila na lang ang nagsisilipan.
dapat nagtulungan sana sila para makuha ang deposito dyan sa may Montin Lupa, sa may kulungan. Mayroon talaga dyan, mga katits. Okay, ulitin ko ulit. Maraming salamat and God bless sa inyong lahat.